Mayo at 16 taong 2008, bandang alas 8 ng umaga, gumimbal ang isang karumal-dumal na pangloloob sa sangay ng bangkong RCBC na matatagpuan sa Cabuyao, Laguna. Ang pangyayari ay talagang naghatid gimbal ng imasaker ng mga sospek ang lahat ng empleyado sa loob kung saan kasamang nadamay pati ang isang kliyente. Walang awang pinatamaan ng mga sospek ang bawat ulo ng mga napaslang na parabang summary execution ang naging estilo ng kabrutalan. Nalimas rin ng mga sospek ang pera sa loob ng vault na tinatayang aabot ng halagang 9 to 12 million pesos. Ang naturang panluloob ay talagang planado na siyang pinapalikuran pa umano ng malalaking criminal syndicate sa ating bansa at ang mismong angulo ng umano'y inside job. Bagay na ang kaganapang ito ay siyang itinuturing na pinakamadugong bank robbery sa kasaysayan ng ating bansa na kumitil ng 10 buhay kung saan siyam sa mga ito ay dead on the spot habang ang isa ay binawian din kalaunan sa ospital. Ngunit ang tanong, nakamtan nga ba ng mga biktima ang hustisya at katarungan sa pangyayaring ito? Kaya ngayon ay ating tatalakayin at halongkatin ang kabuuhang kwento sa kreming ito na minsan ang nagbigay kilabot sa ating kasaysayan na nabansagang the 2008 RCBC Cabuyao Robbery Massacre. May 16 taong 2008, araw ng Biyernes, bandang alas 9 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng mga otoridad galing sa mga nagsususpet sang customer ng RCBC Cabuyao Laguna Branch nang dahil sa hindi pagbubukas ng sangay sa 9 AM schedule nito. Bagay na siyang kaagad namang nirespondihan ng mga kapulisan ang nasasabing site kung saan kahinahinala nga ang di pagbubukas ng naturang bangko sa mga oras na iyon, kung kaya't dito na pinasok ng mga otoridad ang bangko na siyang kaagad gumimbal nang tumambad na lamang sa kanilang harapan mismo ang danak ng dugo kung saan nakabulagta ang lahat ng personaheng nasa loob nito. Sa mga puntong iyon, tagumpay na palang nalooban at nalimas ang RCBC Cabuyao Laguna Branch ng mga kriminal na walang konsensyang minasaker ang bawat personaheng kanilang nadatnan sa loob ng naturang bangko. Bagay na bandang alas 8 pa pala ng naturang araw na mataan na ang isang Toyota Innova na pumarada sa harap ng bangko na umano'y sinakyan ng mga kawatan. Sakay dito ang limang kalalakihan na may bit-bit na matataas na kalibre ng baril. Kaagad na bumaba ang tatlo sa limang nakasakay sa naturang sasakyan at kaagad pumasok sa loob ng bangko na purong nakajakit ng itim at nakasuot ng mga mask. Kalaunan, kaagad namang sumunod ang dalawa pang kasamahan ng mga sospek na kaagad ring pumasok sa loob ng RCBC Bank. Nagawa pa ng mga sospek na isulat sa logbook ng gwardiya ang kanilang lihis na mga pangalan at nagpakilalang mga otoridad. At nang salubungin na sila ng bank manager upang tanungin sana sa kung ano ang pakay, tila ba wala sa bokabularyo ng mga kriminal ang usapan kung saan kaagad nilang binaril ang manager sa mismong uluhan. Tsak na talagang walang sinasantong personahe ang mga kriminal nang kasunod na rin nilang pinagbabaril ang isang kliyente at janitor ng bangko. Dito na rin hinablo ng mga kriminal ang dalawa pang empleyado at kinaladkad papunta sa naturang vault ng bangko kung saan pursahang pinabuksan ng mga sospek ang naturang vault at nang matapos mabuksan, kaagad lang ding dumanak ang dugo ng dalawang empleyado kung saan walang awa itong pinagbabaril ng mga sospek. Matapos maitumba ang dalawang empleyado, kaagad nang nilimas ng mga sospek ang lahat ng perang naka-imbak sa vault na milyon-milyones ang halaga. Matapos ang walang habas na panlilimas ng pera, tila hindi pa nakontento ang mga salarin at kinaladkad ang tatlo pang empleyado ng bangko at ipinila kung saan isa-isang bumagsak ang mga ito matapos sunod-sunod na barilin ng mga kawatan ang parting uluhan ng bawat isa. Ngunit bago pa man tuluyang tumakas ang mga sospitsado gamit ang nakabukas na pinto sa likuran, tinumba na rin muna nila ang mismong gwardiya na tila ba walang balak ang mga itong may ititirang buhay sa mga puntong iyon.
At nang humandusay na ang lahat ng katawan sa loob ng bangko, dito na rin kaagad tumakas ang mga kriminal kung saan ginamit pa ang sasakyan ng isa sa mga empleyado bilang kanilang getaway vehicle habang bit-bit ang milyones na kanilang nasamsam. Sa kabilang banda ng mga oras na iyon, nagsuspetsa na rin ang iilang mga customer ng bangko dahil sa kahinahinalang hindi pagbubukas sa nakatakdang oras, bagay na dito na sila tumawag sa mga otoridad upang respondihan ang kahinahinalang sitwasyon. At sa mismong pagresponde ng mga kapulisan, dito na tumambad sa kanila ang nakahandusay na katawan ng bawat biktima. Sa naturang footages na nakuha sa scene of the crime operatives, una nang bumungad sa entrance pa lamang ang bangkay ng bank manager na kinilalang si Roberto Castro. Sa bandang gilid naman ng teller area, tumambad rin ang katawan ng kliyenteng nasawi na kinilalang si Fernand Antonio. At sa mismong teller area, tumambad rin ang nasawing mga kahera na sina Teresa Umayam, Olga Gonzalez at ang bangkay ng janitor na kinilalang si Juan Laiva. Sa bandang likuran naman ay humanduse rin ang katawan ng isa pang teller na si Benjamin Nekdao Jr. Habang sa loob ng vault, tumambad rin ang katawan ng bank operation assistant na si Noel Miranda at bank cashier na kinilalang si Bernardo Lapaan Jr. Habang sa likuran ng bangko, nakahandusay naman ang katawan ng nakaduting gwardya na kinilalang si Aguilando Baltazar. At sa mga oras na iyon ay may naitala ring nag-iisang survivor sa naturang crime site na kinilalang si Isagani Pastor na kaagad dinala sa bahay paggamutan na kalaunay binawian rin ng buhay. Pagkakaobserba ng mga otoridad na gumawa sa investigasyon, tila summary execution ang pamamaraan ng mga kriminal sa pagpaslang sa lahat ng biktima kung saan bawat isa ay may tama ng bala sa ulo. Wala rin ni isang pasa ang nakita sa bawat katawan ng mga biktima o indikasyon na nanlaban pa ang bawat nasawi. Kung kaya't ayon sa naging salaysay ni Provincial Director Senior Superintendent Felipe Rojas, ang itsura sa loob ng bangko, nakahilera yung mga victims, most of them were shot point blank. So most probably summary execution ang ginawa, pinapila sila, pinatay sila. Sa naturang investigasyon, malamang gumamit umano ang mga suspect ng baril na equip ng tinatawag na silencer sa kadaylanan na talagang malinis ang pagkaka-execute ng krimen kung saan wala ni isang balang o malingaungaw sa mismong crime site nang mangyari ang pamamaslang. Nakuha rin sa crime scene ang basyo ng bala na galing sa .45 caliber pistol, .38 revolver at narecover rin ang dalawang shotgun at ang anim na bala nito. Kaagad namang kumalat ang karumal-dumal na krimen sa lokal at international news kung saan itinuturing itong the worst bank robbery in Philippine history. Bagay na dito na rin bumuo ang mga otoridad ng tinatawag na Task Force RCBC na siyang magsasagawa ng investigasyon sa karumal-dumal na krimen. Sa paunang pag-imbestiga, marami ang tinitingnang anggulo ng mga investigador. Ngunit isa sa kanilang tinutukan ay ang umano'y inside job na posibleng may kasabwat ang mga kriminal na empleyado o tauhan ng RCBC Cabuyo Branch. Ngunit bagay na sa puntong iyon ay wala rin sapat na ebidensya ang mga pulisya sa kanilang haka-haka nang dahil sa napakalinis at planado ang krimeng ito na kahit ang mismong CCTV at mga alarm system sa loob ng bangko ay talagang sira at walang ni kahit anong record ang naitala. Bagamat kulang man sa ebidensya, malakas ang naging kutob ng mga investigador na posibleng tinumba ng mga kriminal ang bawat empleyado sa loob nang dahil posibleng kilala ng mga ito ang isa sa mga gumawa ng krimen at upang masigurong walang makakapagtistigo, bagay na itinumba na lamang ng mga kriminal ang lahat ng empleyado sa loob ng bangko. Ito ay ayon na rin na talagang hindi pangkaraniwan ang naging estilo ng panduloob sa RCBC kung saan ayon pa na kadalas o manong hahantong muna sa shootout at pang-hostage ang eksena bago mangyari ang pagpaslang at upang mas mahikayat rin ang umano'y mga individual na nakasaksi sa krimen para tumistigo, kaagad nagbigay ng pabuyang salapi ang iilang mga politiko kagaya na lamang nila Senator Ramon Revilla, Governor Teresa Lazaro at marami pang iba. At kalaunay hindi nga tumagal, unti-unti na ring lumutang ang mga personaheng nakasaksi sa krimen at detalyadong isinalaysay ang kaganapang kanilang
ang nasaksihan. Bagay na dito na mas lalong napatibay pa ng mga imbestigador ang kanilang hinala sa posibilidad na inside job matapos lumutang ang isang key witness at mismong kasabot rin sa panloloob. At ito ay ang personaheng kinilala sa alias na Roger. Ayon sa naging salaysay ni alias Roger, nirecruit lamang umano siya ilang araw bago mangyari ang panloloob sa RCBC Cabuya Branch kapalit ng halagang 400,000 pesos kung saan magsisilbi siyang lookout habang gagawin ang panloloob. Ngunit sa pag-aakalang ganun na lamang kadali, laking gulat na lamang umano niya nang mabalitaang hindi lamang pala panloloob ang nangyari kundi isa ring massacre. Bagay na binabagabag na umano siya ng kanyang konsensya kung saan pilit man daw umano niyang gastuhin at aliwin ang sarili gamit ang perang ibinigay sa kanya, tsak na hindi pa rin umano ito sapat para malunok ang konsensyang minuminuto niyang hinaharap. Pangamba rin at takot sa buhay, lalot sa kanyang pamilya ang naging dahilan sa pagsuko niya sa mga otoridad. Una nang iniwan ni Roger ang lahat ng perang natira na ibinayad sa kanya sa isang tricycle na naging daan naman para matuntun siya ng mga otoridad. Ito'y matapos i-report ng tricycle driver ang naturang pangyayari ukol sa daang-daang perang na iwan habang siya'y namamasada. Dito na rin isiniwalat ni alias Roger ang nangyaring inside job kung saan isa umano sa mga suspect sa krimen ay ang naturang gwardiya lang din ng bangko na kinilalang si Joel De La Cruz kung saan nakafile pa ito ng leave sa mga araw na nangyari ang krimen. Sa adrin ni alias Roger na pinapalikuran din umano ang operasyong panloloob sa RCBC ng isang malalaking rapper syndicate group sa ating bansa. Dito na rin napag-alaman na isa pala si De La Cruz sa mga armadong kalalakihang pumasok sa loob ng bangko na pinamumunuan ni na Ricardo Gumulon na isang ex-military kasama ang tatlong sospek na kinilalang sina Jesus Narvaez, Danilo Litukit at Alan Bago. Bagay na dito natungugma ang haka-haka ng mga imbestigador na isa nga sa dahilan kung bakit walang awang pinaslang ng mga kriminal ang lahat ng empleyado sa loob ng bangko ay sa kadahilanan na posibleng nabusisangan ng mga empleyado si De La Cruz kung saan matagal na nila itong naging kasamahan sa RCBC Cabuya Branch. Nagpositibo rin ang mga fingerprint na nakuha sa vault area ng bangko na tumugma sa fingerprint ng tinaguriang inside man sa krimen o espiya na si Joel De La Cruz. At nang dahil sa pagkadetalye ni alias Roger sa bawat kaganapang kanyang nasaksihan kung saan tumugma rin ito sa salaysay ng iba pang mga nakasaksi, bagay na kaagad na bigyang linaw ang lahat ng anggulong tinitingnan ng mga imbestigador kung kaya't kaagad ring isinagawa ng mga otoridad ang pagtugis sa bawat sospek na napag-alaman ring may mga kabi-kabila ang kaso na palang hinaharap ang mga ito kung saan may kaugnay lahat sa panloloob at nakawan. Dito na rin napag-alaman ng mga imbestigador na ang lahat ng taktika at pamamaraang ginamit ng mga sospek ay iisa lang kung saan ito rin ang taktikang ginamit ng kilalang notorious syndicate group na nag-ooperate sa bahagi ng Visayas at Mindanao na kinilalang Ozamis Robbery Gang na pinamumunuan ni Herbert Colango o mas tinatawag rin ang grupong ito bilang Ampang Colango Robbery Group na umano'y may malaking koneksyon rin sa noo'y notorious syndicate group na Kuratong Baliling. Kilala ang grupo ni Herbert Colango sa mga kawalang hiyang operasyon kagaya ng panloloob, karnaping, kidnapping at iba pang mga illegal na gawain. Kung kaya't dito na rin tuluyang nadugtong ng mga imbestigador na ang sindikatong grupo ngang pumapalikod sa RCBC Robbery Massacre ay walang iba kundi ang sindikatong pinamumunuan ni Herbert Colango na isa na nga sa itinuturing mastermind sa naturang krimen. At hanggang kalaunay, buwan ng Enero taong 2009, tuluyan na rin naaresto si Herbert Colango sa isang checkpoint sa Iligan City kung saan nahatulan ito ng lifetime imprisonment o reklusyon perpetua na minsan ang naging isa sa pinakakilalang preso sa bilibid nang dahil sa malahalimaw nitong koneksyon sa pamahalaan. Ang naturang pangyayari na binansagang 2008 RCBC Robbery Massacre ay kumitil ng 10 inosenteng buhay na naging kapalit sa humigit kumulang 12 milyones na perang nasamsam ng mga kriminal. Sa kasalukuyan ay wala na rin gaanong update ukol sa pag-usad ng kasong ito, ngunit sana'y tuluyan na rin nakamit ng mga naulilang pamilya ang katarungan at hustisya sa pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay na minsan ang naging parte sa masalimuot na kasaysayan.